sa pagdidirect naman, kailan mo nasimulan? Kasi like, wala ka namang formal training sa directing. How was it like kung bata ka pa? Kasi siyempre, sikat na ang tatay mo, delayed Charlie Davao. Iniyakan mo ba ang paghihiwalay niyo, Jackie? Akala ko nga, hindi na kami. Ano rin siya, may sumpong yun eh. Doon ka ba unang na-inlove o meron na before? Parang pangalawa. Hindi, banggitin ko na, para hindi kayo ano, naging girlfriend niya po. Si... Kailan si Ricky May nag-out that she's a member of the LGBT? Nagulat ako doon, ako pinagalitan ko. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to Tictalk with Aster, Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakahuntahan. He's an award-winning actor, a very good director, a very good friend of mine. Mga kaibigan, let's all welcome, Direk Ricky Davao! Wow, thank you, thank you. Finally! Parang 2 years ago, nag-schedule na tayo. Actually, I don't know nga how to call you. Tita Lola? Tita Aster? Been your tita for a long time. Nako, since 19... Aray ko! Ay, ayan, no, mga kaibigan. No mention of ano. Oh, i-blip na lang natin. No mention of years. Actually, ang stepmom nito ay kaibigan ko at sister-in-law naman ang isa kong office mate dati na si Baby Hill. Ang dating naming office sa Octo Arts sa PhilAm where they lived before. Kaya kadalasan po, doon kami nagdi-dinner. After office, pupunta kami sa kanila para mag-dinner. Estudyante pa po siya noon. Ako sa... naman, pupunta sa office nyo, hindi para mag-dinner, para manligaw. Hindi pa kasi ako artista noon eh. Nung Octo Arts, estudyante. After ano, actually I decided ano, maging artista na talaga full-fledged. No, nakagraduate na rin ako ng college. Yes. So medyo late bloomer din. Of course, dati kasi nung nagsisimula pa lang ito, anak ni Charlie Davao. 'Di ba? 'Yun ang introduction, pero in fairness to him, through the years, he was able to make a mark on his own, di ba? How was it like kung bata ka pa? Kasi siyempre, sikat na ang tatay mo, delayed Charlie Davao. Ano nakikita mo sa dad na parang gusto kong gayahin ito balang araw? Ang daddy ko, ano yun, karinyosong tao. Very friendly sa labas at saka mapagbiro. So pag nasa labas siya, magugulat ako, ang dami niyang kaibigan. Siyempre, hindi ko pa na, artista pala ka kasi. Ngayon, siyempre, naiintindi ako artista na. So habang tumatagal, anak pala ng artista ako. Tapos hindi ko pa rin nare-realize na kung ano yung artista. Although nung bandang huli, napapanood ko na rin yung mga films niya sa TV. Sometimes, dinadala niya kami sa sinihan. Or sa set. Sa set, well, nung kabataan ko, hindi talaga. Pero nung bandang huli na, kasi I wanted to learn how to drive. So, ako magdadrive para makapag-practice mag-drive. So, dinadrive ko siya sa set. Pero before that, alam ko lang, anak ako ng artista. Tapos, pero may mga ano yun, mga perks. Like, ay, anak ni Charlie, oh, dito ka na umupo. Mas dito kasi anak ng artista. May konting VIP treatment, di ba? Hanggang sa napabarkada ako kila Michael De Mesa, the late Mark Hill, the late Sherry Hill. Yun, yung grupo na yun, pupunta ako sa kanila. Hindi pa rin ako nag-artista noon. Tapos doon ko nakita, ay, ang saya pala maging artista, konti, ganun. Hanggang sa nagkaroon ako ng interest sa dancing dahil mami ko. Naging dancer ka po ito. Oo, yun. Dahil gusto kong mag-drive nga, mag-aral, pinagdadrive ko sa mga party. Natuturuan tuloy ako sumayaw. So ako yung, pag wala silang partner, ako yung partner. Natuto ako hanggang sa naging dancer ako ng Octo Arts. And Octo Arts, tapos Vicor. Diretso sa Vicor crowd. Ito, napapadalas pumunta sa Octo Arts, sa office namin ni Baby Hill. Tanong niyo sa akin kung bakit. Doon ka ba unang na-inlove o meron na before? Parang pangalawa. Hindi, banggitin ko na, para hindi kayo ano, naging girlfriend niya po si Ella Del Rosario. Of course, pag sinabi mong Ella Del Rosario, siya po yung unang-unang lead singer ng Hot Dog, kumanta ng First Love, and of course, Lumapit Ka. Oo, Lumapit Ka. Diba? Solo niya na yun, as lead. Ano? Hanggang doon na lang. Nung time na yun, nung patapos na ako sa college, medyo nag-arte-artista na ako. Isa may exam ako, late. Mr. Davao, you're late. Sir, galing po ng trabaho. Sige, sit down and ano? What happened to your face? May black eye ako. Makeup lang po yan, sir.
Habang nag-exam ako, ganun. Pero bagsak, 5. So, inulit ko yung subject na yon. Hindi pala umubro yung pagiging artista, yung paawa ko na. Hindi ko tinanggal yung makeup eh, kasi mali-late na ako eh. Diba? At sinasabi ko rin yun sa mga anak ko, mga artista na nakakasama ko, mga kabataan. Tapos hanggang sa nag-start na ako mag-direct, nag-homily ako sa kanila. Kumbaga, kung ano yung natutunan ko sa mga artistang nauna sa akin, sinishare lang namin ngayon. Sinishare ko lang ngayon. It's universal eh. Hindi lang sa pagiging artista, sa lahat ng klase ng business. Pero dito sa atin, sa business natin, importante yung mga natutunan ko sa tatay ko, sa mga colleagues niya, katrabaho ko, ng mga actors and director. Sinishare ko lahat. And ang sarap ng feeling ng gano'n. Diba? Parang paying it forward. What made you final decide na magsha-showbiz ka na? Time to time kasi, nung sumasama ako sa daddy ko, ginawa akong extra sa isang movie, The Exit. Galing ako sa JS Pram, nakabarong ako. Hiniram ko yung kotse niya, so pumunta ako dun sa ano. So nakabarong ako, umakyat ako, shooting eh, restaurant. Sabi ng director, oh, nandito pala yung anak mo si Ricky. Ricky, gusto mo dito ka, magpiano ka dyan kunyari. So dadahan na lang ako ng camera, tapos ano na, ayun. Ang pelikula yun, naalala ko, extra, The Exit. Papiano ako, pumapan yung camera, tapos biglang yung daddy ko na may eksena. Yung parang ganun. Si ano yan eh, naalala ko, the late Efren Pinyon. Ay, Efren Pinyon, ang director. Sa theater talaga ako, parang nagsabi na, ah, I want to become a serious actor. Actually, si Kuya Germs nga, isa sa mga, kumbaga, sinasabi ko na naka-discover sa akin eh. By accident, nagkita kami sa canteen ng ABS-CBN. Kikipilota ako sa daddy ko. Tapos nakilala ako ni Kuya Germs. Sabi niya, baka pwede mag-artista. So sinasama niya ako sa GMA noon, sa radio program niya. Wala pa siyang TV show. Si Kuya Ike pa lang. Oo, sa DCWB. Oo. Nung sa Ike's Happening, Big Ike's Happening, sila Gina Alhar naman yon, tsaka sila Michael De Mesa. And of course, sila Tirso Cruz, sila na mga kumpare na natin ngayon. Siyempre, dati tinitingala ako, di ba? Mga bida, ngayon, barkada ko na. Paano kayo nag-meet ni Jackie Lou Blanco? I think at the first time, of course, naririnig ko na si Jackie Lou Blanco, anak ni Pilita. I was invited to be a consorte sa Santa Cruzan. Nayong Pilipino Nayong yata Pilipino, yun. Yes, malapit ngayon. Isa ako sa mga consorte. Tapos pagdating ko doon, ako pala consorte ni Jackie Lou Blanco. Nung time na yun, wala. Hindi ko naman type kasi mistisa eh. Hindi ako mamistisa. Pero anyway, you end up with her. Ako consorte. Habang naglalakad kami, ganun. So, nagkasundo naman kami. Kasi nakilala ko yung si Mamita. Nando doon eh, di ba? After. Ganun. So, tapos na. Wala na. Nag-showbiz na ba siya noon? Si Jackie? Hindi pa. Nung nag-artista na siya, hindi pa rin ako artista noon eh. Parang pa dancer-dancer lang, modeling, ganun. Hanggang so, walang sa attraction yun sa iyo? Wala. Hindi ko alam sa kanya. Pero... Pero sa akin, hindi pa. Okay. Until gumawa kami ng movie with Rudy Fernandez, Lumuhod Ka sa Lupa, siya ang leading lady ni Rudy. Tapos, nasa GMA Super Show siya. One time, sabi ni Kuya Germs, kasi artista na ako noon eh, alam niya, mahilig ako kumanta. Ricky, mag-recording ka, kakantahan mo ang isang actress. Kakantahan ko si Snooki. Maganda to. Eh, alam mo naman sa GMA Super Show, surprise yan eh. Ikaw ang surprise ng isang artista, tatago ka sa parang maliit na kwarto, yes. Parang cabinet, nandudong ka hanggang dumating yung artista. Pag nasa stage na, tsaka katatawagin, kakanta ka. Pero syempre, yung recording, nagawa na. That day, nandudong ako sa may pagkain naman, pero parang ako nakon sa cabinet. Sila Carmelite, sila Chuchi, di ba? Mga 20 minutes na lang, wala pa. Hindi pa dumadating si Snooki. Hanggang sa si Kuya Germs na 10 minutes na lang to go. Ricky, I think hindi dadating si Snooki. Akala ko wala na. Tapos sabi niya, ganito ha, pero ikaw ang mag-e-end ng show. Oh my God, in my mind. Usually, si Kuli Desma, Basil Valdez, Sharon Cuneta mag-e-end. Si Ricky Davao mag-e-end ng GMA Super Show. I think nagkasakit yata si Snooki. Di ba, wala pa naman cellphone noon, wala pa lahat. Not even yung beeper. So, in short, di dumating. So ako kumanta. Nung ako na, Ricky Davao, kanta-kanta. Nakapila ang mga host ni Kuya Germs. Kasama diba? Doon si Jackie. Si Sharon, si Don, si Gretchen, sila Princess, Lani, lahat yan. Tapos nandun sila, naglalaro-laro sila, tutulakan yan. Kanta-kanta ako, Nearness of You. Natulak si Jackie sa tabi ko. So siyempre, kinanta ko si Jackie. Nakbayang ko, idolding hands ko, ganun. Doon nagumpisa yon. Tapos nagtuksuhan. And then, ginagawa na namin yung movie ni Kuya Da Boy, ni Rudy Fernandez, ang Lumuhod Ko sa Lupa. Yun, doon na nag-start yun. Gaano muna katagal yung courtship? Mga almost 8 months, ganun. Akala ko nga, hindi na kami. May rin siya, may sumpong yun eh. Minsan, tatawag ako, hello? Bababa.
Bakit? Anong ginawa ko? Di ba? As the following day, tatawag ako, hello? Hi, oh, how are you? Parang wala lang. Gusto ko sabihin, binabaan mo ako ng phone dati ah. Di ba yun? Oh, inabot ng how many years ang pagsasama niyong dalawa bilang mag-asawa? Siguro mga, ako may nagre-react dito. And di ba, mga 10 years ba? Almost. You have 3 beautiful kids. Si Kenneth, si Ricky May, at saka si Ara. So sa tatlong anak, isa lang ang pumasok mag-showbiz. Ano ang naging approach ni Ara sa inyo na gusto niyo mag-showbiz na rin? Actually, lahat sila, no? Nilalapitan na kami dati. Lumalabas naman kami sa commercial. Tapos ako rin, parang ayoko pa i-expose sana yung mga bata. Pero yung commercial, okay naman. Time na yun, nilalapitan na kami ni Kuya Germs, ni Tita Annabel. Noong araw, sila Mr. M, pag nakikita si itong mga bata, oh, dito na, pag-artistahin mo na. Eh wala, nag-aaral, bawal din sa school nila. Tapos nagulat ako, ito na, mga graduate na ng college, at saka gusto mag-artista. No, sige, we'll see. We're not closing the door. Pero ano naman yan, eh, minsan one hit and then you're good. Minsan, hit and miss, eh, ganun, eh, di ba? Pero si Ara, di ba she signed up with Star Magic? Oh, Star diba? Magic. 2019 before the lockdown. Mm-hmm. So, anong tip ang binibigay mo sa anak mo? Well, unang-una talaga is yung professionalism, yung time. Nung isang workshop kasi na inattendan ko dati, one of the first na inattendan, may speaker kami si Lino Broca, the late, wow. The great, late Lino Broca. Uh-huh. Ang unang salita nung in-introduce, siyempre, wow, si Lino Broca, lahat kami mga estudyante. Sabi ni Lino, if you want to become an actor, a good actor, or a great actor, first and foremost, you have to be a good person. Tumatak na sa akin yun. Tapos, what is a good person? Define it. Hindi na. Alam nyo na yan. Sabi niya gano'n. So, totoo naman, di ba? So, yung pagiging good, ano ba yung pagiging good person, di ba? Respeto sa iba. Kung nire-respeto mo yung mga katrabaho, hindi mo sila paantahin. Hindi ka malilate, di ba? Gagawin, professionalism. Oo, professionalism. Aaralin mo yung script mo. You will do your homework, your assignment. You will do what is asked of you. Kasi you're paid to do that. Diba? Yun. Dapat nag-workshop ka. Dapat you watch old films, good and bad films, para you know what to do, what to follow, and what not to follow. Diba? Oh, and you have to love what you're doing. You're not doing it because of just the money. Kung pera-pera lang, walang mangyayari. Kailangan talaga, it's the passion, the love. Money will come pag magaling ka. Kukunin kanila palagi. When you and Jackie got separated, anong adjustment ang ginawa niyong dating mag-asawa as co-parents to your kids? Ang importante, yung para sa kabutihan ng mga bata. Doon kami nakafocus. Kaming dalawa, given na yun. Kung para sa mga bata, sometimes may clash din. Parang feeling ko, dapat ganito, kumanan. Hindi, dapat kaliwa. Hindi, kanan. O, sige, let's meet halfway. Sige, idiretso natin ng konti, pa kanan, pa kaliwa. You know, so, yun na lang, ganun, para maayos. Kumusta kayo ni Jackie? Okay naman, we're friends naman. Katrabaho kayo recently in a TV show ng GMA. Yeah. So, wala bang awkwardness? Sa amin, wala. Ang nagpapa-awkward, people around us. Kasi tinutukso kami. Okay. Kasi mga kaibigan namin, biglang tutuksuhin kami, di ba? Lalo na pagka meron kaming mga tender moments, di ba? Ganon. Tsaka, kinikilig sila. Kahit nung araw, I took over as director sa isang show, tapos biglang sabi nung EP, Direk Ricky, si Direk Mark yata aalis, kaya pwedeng ikaw muna mag-take over for a week kasi pupunta na Amerika. Oh, sige. Tapos biglang, Direk Ricky, artista nga pala dito si Miss Jackie. Ha? Sino? Miss Jackie Lublanco po. Walk out na ako. Loko lang. Loko lang. Tapos biglang nung, nendirek ko na siya, ganyan. Tapos biglang nung lunch na, magkakasama kami, nagpipicture-picture sila. Tapos natawa ako kasi parang lahat ng artista na involved, oh nga pala, ex. Sabi kayo. So, yun yung mga yun, nakakailang lang na parang kumbaga nag-draw kami ng attention. Pero, how powerful itong medium natin, di ba? Right. You know, doing teleseries or movie, they see me on screen, the big screen, 100 feet na yan, nalaki-laki, ikita ka. So, ang lakas ng dating na nagagalit ka sa kanila, nagagalit ka sa eksena, umiiyak ka, natatawa ka. Those are personal things na nakikita nila. Tapos, gagawa ka ng teleserye, tanghaling tapat, o habang kumakain sa dinner, kumakain, nakikita ka nilang umaarte, nagagalit, umiiyak, umaano. So, part ka ng family eh, di ba? So, kaya naintindihan ko na rin yun. Parang ang dating, uy, Ricky, kumusta ka na? Tapos tanungin ako ng anak ko, your friend? No, hindi, okay lang. Di ba? Uy, pare, taba mo ngayon ah! Oo, okay ka lang yung, okay. Di ba? But of course, sometimes, hindi ko rin may uy, huwag naman sana kasi
tao din kami. May problema ako, may kailangan akong bayaran, o may kailangan akong tapusin. Hindi ko, tapos nag-iisip ako. Misan, kasi nag-iisip ako, naglalakad ako, bigla may magsasabi, ang suplado naman ni Ricky Davao. Hay naman ako, pero... Mahirap din, oh. Mahirap din. Kailan si Ricky May nag-out that she's a member of the LGBT? Nagulat ako doon. Pero kasi parang may nangyari before that. Hindi ko alam kung ano. May nangyari sa school nila. Nagalit ako, pinagalitan ko. And saka medyo nabigla ako. Kasi habang nangyayari yon, parang nag-aayos ako ng sapatos ko. Tapos nakatayo siya. Nagsasabi, I'm sorry, Papa. What happened? Yes, kinuwento niya. Parang nainis ako. Nabato ko yung rubber shoe. Pero hindi naman sa kanya. Parang, bakit? Ano nangyari? Yeah. And she started crying. Nag-breakdown. Ano gano'n. And then after 2 days, may natanggap akong sulat. Yun nga na, nagsusorry sa lahat ng nangyari. And one thing, Papa, hinahanap ko nga yun up to now. Gusto ko makasi, ano yun, yellow pad yes, na ano. I am ganito, gano'n. Nag-confess na siya. Oo, nag-confess na siya about it. So natanggap ko naman. Pero sabi ko, ay, bakit? She's my eldest daughter and I want to have a baby na yun ang magkaapo with her. Ganon. So, pero wala. You know, if you love somebody, you support. Of course. Oh, kung ano, kung saan maging masaya, doon tayo, di ba? Did not even ask her why. What happened? When? Wala. Nothing. Pagbasa ko, may konting kurot. Sama na. Sayang. I was quiet, I think. Tapos bigla na lang, nung nakikikumakain na kami, balang, wala lang. Dead ma, okay lang. Oh, I read it. Okay, I understand. Ganun lang. Walang nothing dramatic. Eh, ngayon nga, si Ricky May ang nagiging, ano ko eh, konsyensya. Papa, nako, don't say that. Kasi, she writes well eh. So, minsan, Papa, Ricky May, can we compose this nga, ganito, ganun. Nako, Papa, don't say this word. Hindi bagay. Kasi HR siya, okay. Psychology graduate, diba? So, huwag yan, Papa, hindi maganda. Hindi na ano yan. Kayo talaga mga millennial. May quarrel ako doon eh, diba? Pero, sige, okay. I listen to her. Sa pagdi-direct naman, kailan mo nasimulan? Kasi like, wala ka namang formal training sa directing, right? Well, wala akong formal training. Pero yung training ko, hindi nila makukuha sa eskwela o sa libro. Kasi actual, nakikita ko. Diba? Very emotional, very organic. It's there, nakikita ko. At nakikita ko kaagad yung effect. Acting, directing, doing a film, collaborative effort. Yan. Exactly, oo, yes. Diba? Minsan ako, direct, baka pwede kong gawin to. Siya naman, okay, yeah. Kasi, ibig sabihin, this actor is thinking. But sometimes, yung may director din, nakalak yung utak sa, ito lang yan, precision. Ito, gusto ko ganito. Don't do anything else. Okay, then you follow. As an actor, your obligation is to follow. Meron naman iba, direct, pwede ko bang ano yan, ganyan-ganyan. Oh, that's nice. You want to become a director someday, ha? Meron din akong natatanggap na, direct, ganito, pwede bang, no, pag-director ka na, tsaka mo na gawin yan. May ganun din. Yes, iba-ibang ugali, yes, di ba? Yes, okay yes. Po, direct, sige. So, dito lang kami, di ba? No. Pero ako, I'm very thankful sa mga karamihan ng nakatrabaho kong director, lalo na kay Eddie Garcia, the late Eddie Garcia, the late Marilu Diaz-Abaya, the late Hill, puro late, di ba? Hill Portes. Marami ako natutunan sa kanila. Mga artist kasi to, iba-ibang temperament, iba-ibang style, way of dealing with actors, di ba? Meron iba, tahimik lang. Kasi kinuha ka niyang artista, alam mo, gagawin mo. Which is tama. You're a professional actor, I'm a professional director. Gagawin mo yung ano. Pero minsan kasi may mga story conference. You talk about the movie, talk about the story, you talk about your roles, the vision of the director. Then after that, pagdating mo sa set, ano na yun? You move as a team. Dire-diretso na yun, di ba? Anong una mong dinirect? Maalaala mo kaya. Oh, MMK. Oo. Anniversary yata ng MMK noon. They wanted to get actors who want to direct. Who want, ha? Hindi can, ha? Who want to direct. Tapos from there, may interview ng konti, binigyan kami ng material, pinag-aralan namin, are you ready? Sure. Yun. Nakalimutan ko na yung title, ano? Pero very clear sa akin yon. Ang artista ko, Ronaldo Valdez, Jay Manalo, si Rita Avila, si Isko Moreno. Oh, silang apat. Pamilya sila. Nangyari ito noong 1997. That time, nagsushooting ako sa Palawan. Si Hill Portes ang director ko. So, may movie ka? May movie ako. Tapos, biglang na-schedule in between ng ano ko. Pumayag naman si Direk Hill. Noong day ng shoot ko, bumiyahe pa ako ng early morning nang galing ako ng Palawan. First flight from Palawan.
from Puerto Princesa to Manila, from Manila to Taal, Batangas. Oh. Malayo, oh. Di ba? And medyo maraming big scene kasi I had about 20 boats naka-standby kasi sa Taal Lake. Ano ako noon, ganado. 2 days yun. 2 days. So, 1997. So, from then on, tuloy-tuloy na yung pagiging direct. Oo. After that, nabigyan pa ako ng ibang mga MMK, Aster drama. Nagsisisi ako. Nung high school ako and college, yung mga subjects ng English, literature, gano'n, na pinagbabasa kami ng mga novels, yun, ano, hindi ko ginagawa. Hindi ako mahilig. Ba't ko babasahin yan? Eh, pwede ko naman panoorin sa sine. Pero iba pala yung nagbabasa. Yung nagbabasa ka pala, gumaganda yung imagination mo. Nagkakaroon ka ng sarili mong diskarte. Gumaganda yung pananaw mo sa mundo, lumalawak. And magde-director pala ako. So, nagsisisi ako. So, ngayon, nagkakram ako. Nagbabasa ako. Tapos, nakatrabaho ko pa. Again, the late national artist, Rolando Tino. Oh. Sabi niya, nako, Ricky, you know, as an actor or even as a director, you have to master, of course, sobra na to, extreme, pero you have to master literature. Prolific yun eh. So, yun, nagsisisi lang talaga ako. Kaya, kayo lahat, nako, ha. But it's never too late. Magbasa kayo. Magbasa kayo na magbasa. Director, ay, actor, director. Simulan muna natin, singer, dancer, actor, director. No, sorry, ha. Yung singer, huli na yun, huli actually. Na ba yun? Late bloomer ako sa singing. Boses pero nagsisisi nga ako eh. Sabi ko nga, sayang, meron, kaya ko pala. Hindi ko lang alam kung magaling na magaling o ano, but kaya ko pala. Sana pala, nung nasa Viva pa lang ako noon, Vicor at ano, pwede na pala ako Octo Arts, pwede na pala ako mag- kasi takot pa ako noon. Pag may gusto kayong gawin, gawin nyo na kaagad. Kasi nasa huli ang pagsisisi. Correct. Katulad ako, right now, taas na ko sasabihin, I can sing. But I don't know if I can sing really well, but I can sing. And I love to sing. Ano na nga eh, yung running gag na nga. Oy, nandiyan si Ricky, yung mic, itago nyo. Yung ganun. Ang tawag ka sa akin, graduate ng AIM. Hindi, mapuwa ako. Hindi, MIT, Mapuwa Institute of Technology. Hindi, AIM. Anong AIM? Ayaw ipasa ang mic. Isa, nasa party ako, pag tinawag ako, kakanta na si Ricky. Pagkanta kong ganun, mag-aalisan yung mga tao. Lahat naglalaban. Salbahe to si Edu Manzano. Lahat kinausap. Pag tinawag si Ricky Davao, labas tayo lahat. One time, in a party of President Joseph Estrada, nawag yung pangalan ko, Ricky Davao, to sing after Tirso, Christopher De Leon. Of course, yung grupo namin. Yes, yes. Ricky Davao, patayo akong ganyan. Biglang may gumanon sa ligsar. May tumapik sa ano ko. Ang pag-ano ko, si Presidente. Po, Ricky. Erap. You sing 10 songs only, ah. Opo. So, tayo na ako. Kumanta ako. 10 songs kinanta ko. Salbahe ka, ha? Biro lang yun. Tinutuo mo. Kaya yun, yung naging running joke na talaga. Na, ayaw, bitawan yung microphone. Yeah. Given the choice, ano mas fulfilling sa iyo, pagiging aktor o pagiging direktor? I'm still an actor. Kasi nga, pag nagde-direct ako, yung ibang artista, pagka medyo babagal-bagal, eh, papasok ako, suot ko yung costume nila. Pag hindi ka tumayo dyan, ako na ang titira nitong eksenang ito. Ako na ang aarte, suot ko yung costume niya. Meron man si Kip, kasi payat siya. Eh. Yes. Okay, direct. yung ganun na yung mga biruan namin. But, directing kasi, ibang fulfillment din. You're in control of everything. On the set, di ko na kontrolado kung sino yung mapipili. Kasi, ano na yun, syempre, the bosses, the network, the committee will decide on those things. What story to give us, ganon. Pero, once I'm on the set, sarap ng feeling na binubuo mo to. Parang painting. Kasi minsan yung tinitimbang mo rin yung kaya ng aktor eh. At saka yung tipo ng aktor. Saka sometimes, aside from just knowing him, kailangan medyo alam mo rin yung inner self ng tao. Para mailabas niya. Oo, mas magaling siya sa ganito. Mas maano. Yun, yung mga ganon. As an actor, actor's life naman, saka yung aging, may tinatawag na actor's age. For example, I'm 50 years old, pero I can still play a 30-year-old. Provided, I lose 20 pounds. Diba? Tapos yes, good makeup, good right, ganito, right, diba? Oh, tapos, it's a challenge ne, for an actor to act old yes, or act yes, young. Right, diba? Right, so, right. Kaya ka nga actor. Eh, diba? Yes. There was a time na tawag sa akin ni director dito si Gion Reyna, Gobo King. Kasi may love scene ako with Rosanna Roses. Tapos puro ilaw, tapos ang daming gobo. Bakit? Para magbukang payat. Oo, kasi inokoveran yung taba mo dito, yung bilbil mo dito. Laligan ng shadow yun, diba? Oh, yes, so yes, para yes. Ang labas lang yung skin na tama. O kaya si Tito Eddie Garcia, no? Then, Ricky. Ganun yun sa akin eh, di ba? Ganun din niya yung double chin ko. What's that? Pitik-pitik niya. Yeah, my Tito Edwin. Parang gusto mo akong agawan ng role. I mean, it's a simple way of saying, tumataba ka. Indirectly. Oo, magpabata ka. Di ba?
kung i-rewind ang buhay mo, anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? At bakit? Siyempre may mga moments na gusto kong balikan, pero hindi ko makikwento kung ano yun. So yun na lang mga yun. Intimate moments. Pero siguro, siguro yung high school. Kasi yung high school doon, yung imumold mo yung sarili mo. Correct. Although, hindi ako nagsisisi kung saan ako ngayon. I'm happy naman that I finished engineering. Pero kung had I known na magiging artista ako, I could have taken up literature. Diba? Or maybe speech and drama. Mascom. O related. Ano nga, minsan, nung first week nung pandemic, na-emo ako. It was a Sunday. Nakikinig kasi ako dati noon sa teleradyo. Sa radio show na nagpapatugtog ng mga old songs. May one time na kaya. Doon lang ako nakikinig. Old songs, ang ganda, high school ako. Ay, ang ganda, high school. Ay, ito yung naging crush ko. Ay, ito, kailangan ko na emo. Tumikip yung dibdib ko, naiiyak ako, ganun. Tapos sabi ko, hinga ako na hinga. Naging nostalgic. Oh, nostalgic. Tapos pasok ako sa kwarto nila. Matok ako sa kwarto nila. Oh, ay, papa. Bigat eh, tsaka ano, oh, why? Oh, si papa, oh, naiiyak ko, why? Eh, kasi naalala ko yung high school ako. Yung formative years yun eh, di ba? Alala ko, wow, yung mga friends ko, yung mga lolo na rin ngayon siguro yun, di ba? Yung mga naging crushes ko, naku, mga lola na lahat yun. Yung mga crushes ko nung high school ako, mas matanda sa akin yun, di ba? Lalo ko na parang yung buhay, di ba, knowing na nandito yung pandemic, nandito yung COVID, di ba? Hindi ka makalabas. Bigla maririnig mo nung araw, ganito, di ba? Parang hirap i-explain. Hindi kasi ako ganun ka-articulate. Nagbabalik, pero at the same time, wow, ito na ba yung katapusan natin? God, ito na ba yung, yun, naging more prayerful ako nung pandemic. Kung sakaling nandito pa ang dad mo, anong mensahe mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, sayang, dahil, although, ano naman, he was always proud of me. Pag nananalo ako, I always mention his name. Although, na-direct ko rin pala siya. Ah, na-direct mo siya. Oo, naku, matigas ang ulo ng daddy ko. Buti lang, wala na dito. Oo, matigas. Tsaka malaro. Kaya, playful eh. My father is playful. Uh-oh. Although, hindi na rin sayang because he's in a better place. Yes. But, ang ano ko lang na at my age, I'm still here. I'm still working. I'm still very blessed. And I'd like to share it with you. Dad naman, okay naman yung naging buhay niya. Pero syempre, iba rin yung pinagdaanan ko. And sinasabi niya yun eh, iba yung buhay mo ngayon, Ricky. You know, dad, yeah, lucky. Pero yung luck, nandiyan dyan yan. It's also about working on it. Yun yung mga, minsan ganun kami, you work on it. Although I'm not saying hindi mo tinrabaho, tinrabaho mo kasi nandiyan ka pa rin hanggang ngayon eh. Sa age mo, 70 plus, nandiyan ka. Pero yung trabahuin mo and choose the right people. I don't mean na choose the bida or the produce. No. It's choose the right people na sasamahan mo. Yung makakatulong sa'yo. Hindi makakatulong na bibigyan ka ng pera or ano. Yung may maituturo sa'yo. Importante yun eh. Di ba? Yun yung mga bagay na palagi namin. Actually, hindi natapos yun kasi nga nagkasakit na siya. Eh. Kasi katulad yung may fight scene, dad, huwag mo nang gawin yan. Hindi, kaya ko pa. Hindi, dad. May gagawa niyan for you. Bigyan mo na ng trabaho yung taong do-double dyan. Pag pinanood nila yan, sasabihin ng mga nakapanood, ang galing ni Charlie, oh. Double yun, di ba? Ganyan ang, ano eh, ang film eh, di ba? Ito, American director, si Martin Scorsese. Film is about cheating. You know, you cheat. Oh, ito, oh, hindi maganda tingnan dyan. Direct, nandiyan dyan yan. Hindi, ilagay natin dito. Idaya mo ng konti. You know, those things, di ba? Or sa pelikula naman, you cheat. Diba? Or sa acting, di ba? Or sa movements, di ba? May mga ano eh. Minsan nga, mga sexy scenes. Hindi rin ikaw ang actual. Oh, mga gawa, or dadayain. Yes. Gogobohan. Mensahe mo sa mga anak mo? Let's start with Kenneth. Well, Ken, if you're watching, I want you to study pa sana. Online, maraming pwedeng ma-enroll, pwede mga subjects, and you're so good in the computer, use it. Pwede ka mag-IT. And I'm always here to support you, your kids. May apo na ako sa kanya, dalawa. Ay, talaga? Oh, isang lalaki si Ethan, at saka, nako, ang syempre, ang bida sa lahat ngayon. Yung girl, yung bunso. Oh, si John or Jacqueline. Oh, Jacqueline. Ang tawag Jackie, ayoko. Gusto ko John. Or Jackie, reaction. Favorite ni Ara yon. Nako, lahat ng pictures, lahat ng ano ni Ara, picture ni John. John ang tawag yon. I will be here to support you. Yon. With Ricky May naman, I'm happy. She's working. Hardworking yon. Ang gusto ko lang, sana you work on your weight. Magagalit sa akin yon. Kasi overweight siya ngayon. And her health, yon. You know, if you're overweight, there will be problems sa health mo. So, fix that. Yun lang.
In terms of pagiging masipag, loving, etc., perfect. Diba? Good ate, good daughter, good girlfriend, you know, loving partner. Okay. Si Ara, dapat di na sensitive. Masyadong sensitive si Ara. Talaga? Oo, so dapat hindi. Mga millennial, ganun eh. May boyfriend na? Wala. Gusto ko na rin sana siya magka-boyfriend. Choosy. Oh, hindi ko alam bakit. Let's muna enjoy. Oo, yun. Tapos, since gusto niya na mag-artista, alam niya naman yung kung mga ano yung mga sinabi ko sa kanya. But things are different now. Some stars come from ano na, SOCMED, from social media, from YouTube, from TikTok. Oh, eh kung hindi mo linya yan, so doon ka sa acting kasi yun ang gusto niya, yung acting. So, singing konti pero hindi, mas acting talaga siya. So as an actor, you know what to do. You breathe and eat that every day when we're having breakfast, lunch, and dinner. So you know that. And you just follow that. I think, and probably, you can create your own out of what I'm saying, di ba? That's so importante yun. And of course, I wish you well, and sana you succeed in all of them naman. Yun ang palagi kong dasal, that all of them, my whole family, my brothers and sisters and their family, na maging successful in love, their choices in career. And I wish all of you peace of mind. Hindi nabibili yun. And of course, still, yung safety. And happiness. And happiness. Yung safety pa, hindi pa tapos ang pandemic. At syempre pa sa lahat ng mga aspiring actors and directors. Ito in general, talagang you have to love what you're doing. Pwedeng silver spoon mabibigay sa'yo. You have to sacrifice. Minsan nga, mas masarap yung nahirapan ka. Oh, sana hindi. Swerte mo na kung hindi. Pero yung hirap sa'yo, mataba ka, matumba ka, tapos tayo ulit. It will make you a stronger person, a better person. Basta love what you're doing. Sana wag muna about money. We all need money. Kailangan natin. But you know, galingan mo muna kung ano yung dapat mong gawin. Yung trabaho. At pag magaling ka sa trabaho mo, parang hindi na totoo na hindi ka kikita at hindi ka magiging sikat or hindi uusad ang buhay mo pagka hindi ka sobrang galing sa ginagawa mo. Diba? And love people around you. Yun. At bago kita pasalamatan, bago tayo magpaalam, please allow me to thank my personal sponsors. Thank you so much to Ever Belena, Hilo Globe, Mesa Tomas Morato in Quezon City, Erase Beauty Care, Beauty Derm, Nutritech, thank you so much to Juice de la Luna, Richie's Kitchen by Richie Ang, Nessa Stila Salon for my hair and makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Pandan Asian Cafe, maraming salamat Dennis and of course Alvin, Aficionado by Joel Cruz, Studio Manila, Vine Aesthetics. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Please subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Anak, thank you so much again for this opportunity. Thank you. Finally. Sarap ng feeling talking to you and sharing. Nakarelease ako. Ang sarap ng feeling na nakaka-release ka ng mga gusto mong sabihin at bumabalik yung memory ko, hindi pala akong dementia. Sobra ka naman. Naalala ko yung mga nangyari, yung mga kinuwento ko sa'yo. Yes. Kasi nabanggit mo, ganito. Ay, ito, kikwento ko to. Nagpa-flashback. Oo, nagpa-flashback. And ang saya ng feeling yun. Iniyakan mo ba ang paghihiwalay niyo, Jackie? With that, mga kaibigan. Alam mo, sasagutin to ni Jackie pag si Jackie na kuna ang nakausap ko. Marami akong itatanong sa kanya. Mga kaibigan, maraming salamat po muli. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Every Friday, 12 noon. God bless us all.